Hindi naman kasalanan ng lahat yan ang nangyari. Mabuti nga at ang sinagot-sagot niya pa kaila merong chismos ang bakantang yon. Aba, Matthew, nagugulat ako sa'yo. Alam mo namang masama o ugali ni Anne, pero siya pang iyong pinapanigan. At sa palagay ko, sasabihin mo rin hindi siya dapat parusahan. Juan, hindi naman sa ganon. Sa palagay ko, dapat din siyang parusahan kahit na papaano. Dapat lang naman. Mananatili siya sa itaas kung hindi siya hihingi ng paumanhin kay Ginang Lind. Bakit ba ganito mag-isip ang mga babae? May sinasabi ka ba? Wala. Wala akong sinasabi. Ayokong gawin ang gustong mangyari ni Rachel. Pero ang klase ng galit niya, kinaiinisan ko. Pero, kailangan ko munang pastulin ang baka. Hihingi na po ako ng paumanhin? Oo, ganun na nga. Humingi ka ng paumanhin. Ano lang naman, gawin mo na para tapos na ang lahat. Siguro magagawa ko po dahil hiniling po ninyo. Tama lang po siguro humingi ako ng paumanhin dahil sa palagay ko po mali ang ginawa ko. Kagabi, naisip ko na pong mali ako. Pero talagang galit po ako. Alam ko po na galit po ako. Kasi tatlong beses po ako nagising at lagi po akong ganit sa tuwing igising po ako. Pero ngayong umaga po, wala na. Parang wala na po ang galit ko. Kaya
nga po. Hiyang-hiya po ako sa sarili ko. Pero hindi ko maiisip na pumunta kay Ginang Lin para humingi po ng tawad. Sobrang naman pong nakakahiya. At nagpasya na po ako. Dito na lamang po ako habang panahon kaysa gawin ko yun. Pero ganun pa man, gagawin ko po kahit ano para sa inyo. Kung talagang gusto po ninyong gawin ko. Para sa akin, gusto kong gawin mo. Alam mo ba, napakalungkot sa baba kung wala ka. Sige po. Sasabihin ko po kay Aunt Marilla na nagsisisi na po ako. Tama yan. Kung pwede lang sana, huwag mong sasabihin kay Marilla na nag-usap tayo, ha? Huwag po kayo mag-alala. Tayo lamang po ang nakakaalam. Papa, narito ka na pala, Matthew. Nako, Marilla. Kararating ko lamang dito. Aba, nako, magsasabog pa nga pala ako ng binhi. Sandali lang. Bakit para siyang natataranta? Yun. Hindi naman may tatago na talagang pula ang buhok mo, pero
Pero may nakilala akong bata na kasimpula rin ang buhok tulad ng sa'yo nung bata pa siya. Pero nung nagtalaga, naging matingkad na brown ang buhok niya. Makababago rin ang buhok mo. Okay na, Lynn. Maraming po salamat at binigyan ninyo ako ng itong napakagandang pag-asa. Naku, titiisin ko po ang lahat ng masakit sa buhay. Magkatotoo lang po na magkaroon ng pagbabago sa kulay ng buhok ko paglaki ko. Siguro po mas madali po magpakabait kung matingkad na brown ang buhok ng isang tao. Nako, Ginang Lind, lagi ko pong iisipin na isa kayong tao na pagbigay. Kay bilis magbago ng galit mo, pero mabuti yun siguro. Ang batang buglutin sa kabutihan palad hindi magiging manluloko. Hindi ba, Marila? Hindi na ako magugulat ngayon kung bakit nagpasya kang ampunin siya para tumira sa Green Gables. Kang bata sa huli. Naku, paano po ako magiging mayabang? Alam ko naman po na pangit po ako. Kaya gusto ko po magagandang bagay. Tandaan mo, ang maganda ay mananatiling maganda anuman ang mangyari. Nasabi ko na po yan sa sarili ko noon, pero may duda po ako. Sariling anak na hindi nangyari sa kanya.